ang tunay na kahulugan ng kapistahan pong ito ng Our Lady of Sorrows ay makikita natin sa pamamaraan ng pagdiriwang. Ito'y isinusunod sa kapistahan ng Banal na Krus. At ang piyestang ito kung ganon ay isang paalala sa atin na ang mahal na ina ay hindi lamang po suma sa atin sa mga moments ng private revelation, kung hindi ang mahal na ina ay kasama sa puso ng kwento ng Ebanghelyo. In fact, ang mahal na ina ay kasama sa puso ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Siya ang bagong Eva na tumayo sa ilalim ng kahoy ng krus, ang kahoy ng buhay, kung saan bumayubay ang bunga na nagbibigay buhay, ang Panginoong Hesus. Si Maria kung ganon, sa pamagitan po ng pistang ito, ay ipinapakilala na hindi po extra, kung hindi essential sa atin pong kwento ng kaligtasan. Pero maliban po dyan, mula nung taong 1239, sa pamagitan po ng debosyon ng 7 founders ng Order of the Servites, ang feast at debosyon sa Our Lady of Sorrows ay nagpapaalala din sa atin na si Maria bilang Our Lady of Sorrows ay ehemplo ng tunay na alagad. Alagad na sumusunod kay Jesus, hindi lamang sa tuwa, kung hindi sa hapis. Ang 7 hapis ni Jesus ay sinundan ni Maria. Presentation in the temple, flight to Egypt, Jesus lost in the temple, Jesus carrying the cross to Calvary, Jesus being nailed on the cross, Jesus dying and being brought down on the cross, and the entombment of Jesus. Yan ang alagad na si Maria. From womb to tomb, siya po ay kaagapay, sumusunod sa Panginoong Hesus. Alam niyo po, etong kapistahang ito ay napakamalapit sa puso natin mga Pilipino. Maraming Pilipino at mga Pilipina, ang pangalan nila ay Dolor o Dolores, parangal sa Our Lady of Sorrows. At itong Sorrowful Heart of Mary na ito, sabi nga nila, nagpapakita po ng total response ni Maria. Kung ang Immaculate Heart of Mary ay gift ni God kay Maria bilang ina ni Jesus, ang Sorrowful Heart of Mary, ang total response ni Maria sa divine will at ang kanyang lakas loob na sumunod sa ano paman. Sa mga panahon pong ito ng pandemya, napaaganda na ang kapistahang ito ay nagpapaalala sa atin. Meron tayong ina na matatag, inang pwedeng humawak sa atin sa gitna ng maraming pagsubok kahit na kamatayan. She knows our joys, she knows our sorrows, she is the woman of the pietà, the woman of compassion. Kaya nga po, lahat tayo bilang mga anak at deboto, let us take courage in our Mother. Mater Dolorosa de la Pietà, ora pro nobis. Ako po si Father Domi Guzman, SSP, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows, para po sa munting katikismo ng piyesta ng Our Lady of Sorrows. All for the Gospel.